evangelism. And before we read the Word of God, gusto ko itong mag-send ng healing words. Una, kay Kuya Boye. Amen. Amen. Yung sa husband ni Jose. Amen. Si Irong. Amen. Pagkatapos po si Yeye, birthday niya ngayon. At may sila pa, mayroon na. Oo. Sigan po si Yuri, yung kanyang daddy. Na si Landan. Okay. Sino pa kaya hindi ko napanggit na may si Pastora Shirley. Amen. So, Sister Cecil din. At saka si Matthew. So, dito po sila. Sino ba? Amen. Wala tayong nakalimutan. Magpapakawala tayo ngayon ng healing word. Okay? Do you believe it? Amen. Do you believe it? Amen. Only when you receive your prayer and believe and receive. Amen po ba? Amen. Let's lift up our hands. Father in heaven, in the name of Jesus, today we declare your word. You are not bound by time and distance. And today, Lord, we declare your healing word. Let the Holy Spirit do His job, Lord God. Right now, Lord God, to send Thy healing, Lord God, into the body of Kuya Boyet Lucero right now. In the name of Jesus. Even to the body and of Aaron Fisk right now. We declare that that heart, hallelujah, will come to normal in Jesus' name. We declare also your word, Lord God, to Yuri. Thank you, Lord, for giving her many and many more birthdays to come. And we declare and we seal her with your healing in Jesus' name. Even, Lord God, to Brother Lanlan, Lord God, we declare, Lord God, hallelujah, the full healing of Jesus Christ of Nazareth in His body right now. In the name of Jesus. Even to Pastora Sherlyn, we declare your word, Lord God, hallelujah, that body temperature will come to normal. Even cups and cold, we rebuke you in the name of Jesus. And we send your word, Lord God, to Sister Cecil and Matthew right now. In Jesus' name, Lord God, that there will be healing in their body right now. In Jesus' name. In Jesus' name, we thank you, Lord, for it is done today, Lord God, that surely goodness and mercy shall follow them all the days of their lives. Amen. And I continually lift up to you, Brother Rick, na siyang aalis mamayang hapon, Panginoon. Let your hands be with him, Lord God, the airplane, wherever he goes, Lord God. Let your anointing and your guidance be with him. And people will give, Lord God, hallelujah. They will give Him all the favors in Jesus' name. Panginoon, sa mga kapalitan na nasa abroad, they are in strange land. That Father God, hallelujah, even though they are in strange land, Lord God, let your favors be with them. Amen. Right now, in Jesus' name. Kahit si Brother Roland, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, sa kanyang buhay, wherever he is right now in Qatar, Lord God, the I speak for, Lord God, your provisions be with him. Amen. And his family. We thank you as we give you glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say, Amen. Amen. Pakibati mo po yung katabi mo. Kami mo ang pinapala. Alam po mo ninyo, itong lesson namin na to, it is a one month na pinipare po, no? At ito po ay matagal na natin alam. Kung mababasa natin mamaya, alam na ninyo. Pero, mayroon pong fresh revelation ang Panginoon. Punta po muna tayo sa basic foundation natin. Ang title po ng message natin, God has a way of blessing. God has a way of blessing. Ngayon po ba, meron siyang kaparaanan kung paano niya magpalain ang kanyang bayan. Puno sa lahat, kanina pinanggit ko ng worship leader natin, ang pinag-basic po natin, balikan po natin yung Isaiah 55 verse 11. Ang Isaiah 55 verse 11 po, ang sabi na Panginoon, so as my word, tinapunin niyo yung Bible niyo, that goes forth from my mouth, amen, it shall not return to me void. Ang kanyang salita daw, hindi mawawalan ng saysa. Amen. Kaligyan niyo yan. Amen. Hindi mawawalan ng saysay, but it shall accomplish what I please. Ito po dapat ang ana-ana naman natin. We need to find out what is the thing
that please God to work. Salamat po sa sinong response ninyo. Ito minsan ang nakakalimutan ng Kristiyano. Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para ang Panginoon ay magtrabaho siya? O kaya, in order for God to work with His Word. Kasi ang sabi niya, yung kanyang salita, hindi ito mawawalan ng saysay. Ngayon po ba, hindi mawawalan ito ng kabuluhan. Kung sabi na niya, ang langit at ang lupa, ang aking salita ay mananatili. Ganun po, kapag nairihan nila yung salita. Kaya lang, alamin natin what will please Him. Amen po ba? Kasi po yung ibang alam nila ang blessing, bakit ikaw ay anak ng Diyos, pinagpalaan na. Yun po yung turo natin nung una ba eh. Amen po ba? Yun din po yung natutunan ko. Mali po pala yun. Amen po ba? Pag anak ka ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Pero hindi porque ikaw ay anak ng Diyos, lisensya mo na yun na ikaw ay pagpapalaan na niya. No. Ang Panginoon mo natin, you need to work. I'm not talking about salvation because you cannot work your salvation. I am talking, tingnan po ninyo sa parable ng talents. Sino mo nabasa ng parable ng talents? May binigyan ng lima. May binigyan ng dalawa. May binigyan ng isa. Tama ba ako? Amen po ba? Yung binigyan ng lima, itrinabaho niya. Itrinabaho niya yung lima. May ginawa siya, hindi siya tumunganga. At yung binigyan ng dalawa, itrinabaho din niya. Yung isa, pinagpala din yun. Meron siyang isa, ibinaon niya. Ibig sabihin, hindi niya ginamit. Can I get an amen? Amen. So, nanahinip lang siya. Amen? Hindi niya ginamit. Nung dumating po yung araw na tinatawag natin auditing, nag-audit ang Panginoon, sabi nung lima, Panginoon, ginamit ko yung talents na binigay mo sa amin. Amen po ba? At kumita pa ito. Magaling, mabuti, katiwala. What's the remark? Katiwala. Ibig sabihin, wala tayong pag-aari sa kanya lahat. Ganun din yung dalawa. Tapos yung isa, sabi niya, natakot ako. Ayaw kong pakialaman yung bagay na hindi akin. Kaya ito po, mumbuo siya sa olim sa inyo. Ano sabi ng Panginoon? Yung nasa kanya, kunin ninyo at ibigay doon sa marami. Yung marami na, dinagdagan pa. At yung wala, kinuha pa sa kanya. Why? Because he never did anything to please God. Amen po ba? He never did anything to please God. Okay. So, kung pumunta ko tayo sa Jeremiah 32. Pumunta ko sa Jeremiah 32, verse 40. Sabi ng Panginoon, and I will make an everlasting covenant. Pagaling kayo, ito yung mga basic natin. Ngayon po ako sa inyo, dinilista nyo ito. Ito yung meditate nyo sa linggo. And I will make an everlasting covenant with them. Sino yung them? Yung kong mga tumanggap sa Panginoon. That I will not turn away. Woo! Glory! Ako mabigat! I will not turn away from doing them good. hindi raw siya ilinto at hindi siya nakalingkod sa paggawa ng mabuti sa kanyang mga lingkod. Amen po ba? Salitaan niya ito. Ibalik mo sa Panginoon, Lord, sinabi mo ito. Hallelujah! Sinabi mo. At sinabi mo ang salita ay hindi mawawalan ng saysay. At sabi niya, but I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Ito po, ang isang ikukonsider natin. Do you have really a fear from the Lord? Amen. And with more questions. Una naman, you need to do what you please me sa aming Panginoon. May gagawin ko ito, pero may gagawin ka. Amen? Parang this for that. When it comes to provisions, this for that. Amen po ba? When it comes to provisions, sabi ng Panginoon, I will put my fear in their hearts. Yung masasagasaan po, masasagasaan. Amen po ba? Kung may takot at may banal na takot ka talaga sa Diyos, yung araw na linggo, gawin mong banal. Can you get an amen? Huwag tayong paunpot-unpot. Can you get an amen? Amen? Gawin mong banal yung araw ng linggo. Ibig sabihin, yung commitment mo, ayusin mo. Sabi ng Panginoon, I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Fellowship po ito. God is stopping fellowship. Kapag nawala po tayo sa fellowship, amen, unti-unti po tayo nag-think away.
ang relationship po ay nasisira kasi nawawala ng communication. Can I get an amen? Amen. Tapos may pangako ang Panginoon. Kasi minsan nagsasabi tayo, Lord, yung mga pangako mo ang dami. Totoo ba yan? Di ba? Totoo ba yan? Yung mga politiko mo, dahil pangako pag nangangampin eh. Ganito, ganyan, ganun tao yun. Ang kausap natin si Lord, yung pangatong basic natin is, totoo kaya, Panginoon? Totoo kaya ang iyong pangako? Amen? Punta ko tayo sa 2 Corinthians chapter 1. Hallelujah! Praise the Lord! At ito po, huwag kayong pupura, makikinig kayo sa lesson natin ngayong umaga ito. Kasi po, ang pagpapala po, mga kapatid, hallelujah, hindi kusang lalapit. Tandaan niya na, hindi po kusang lalapit ang pagpapala. If you want a big blessing, hindi po basta-basta lalapit. Kasi po, Panginoon, He is your source. And the resources is Him. But, meron pong ba, God will never waste anything. Ayun po ba, ayaw niyang mag-waste. Kaya ang sabi niya, never give your pearls unto waste. Alam niyo pala eh. Ayun po ba, hallelujah. Amen. Hopefully, na hindi tayo kabilang sa mga pigs. Can I get an amen? Hallelujah. Now, punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 1. Patungkol po sa mga promise ni Lord ito. Hallelujah. Amen po ba? Praise the Lord. Verse 18. Let's start with verse 18. But as God is true, our words toward you was not yes and no, or nay. God is faithful. Our word to you was not yes and no. This is Paul talking. Go to verse 19. Amen. Sabi, for the Son of God, referring to Jesus Christ, who was preached among you by us, talking about himself, Paul, by me and Silvanus, the other preacher, and Timothy, tatlo sila, was not yes and no. Sabi niya, si Christ na pinipreach namin, hindi niya sasabihin yes ngayon, bukas no. But in him was yes. Hallelujah! In him was yes. So ibig sabihin, lahat ng kanyang salita is yes. Ang problema natin, hindi yung salita ng Diyos. Ang may problema, tayo. Kaya amen. Go to verse 20. Hallelujah. Amen po ba? For all the promises of God in Him are yes. All, not some, but not few. All the promises of God in Him are yes. And in Him, amen. Amen means yes to the glory of God through us. So lahat daw ng pangako ng Diyos ay totoo. Can I get an amen? So, pagdating po sa Panginoon, when it comes to provisions and blessings, we have no more problem. What is the problem now? It's us. So I want you to listen this morning because there is a very important line. Ito po kasi ang pagpapala ng Panginoon, the way He blesses or gives provisions, hallelujah, it's not our way. But it is His way. Amen. Number one, we should make things that will please Him. Number two, we must have a holy fear. Meron tayong banal na takot sa Kanya. Ibig po ba, kapag may banal na takot ka, hallelujah, at number one, you are making a way to please Him, 100% guarantee, lahat ng Kanyang salita, magmamanifest sa iyo. Ibig po ba, basta sabi ng Panginoon, lahat ng Kanyang promise, yung Kanyang salita, anong promise niya, anong Kanyang salita, my plan for you is for good, and not to evil, not to harm you, not to hurt you, but to give you hope and future. Period. Tuntukan mo na yun. Hallelujah. Iyon yung kanyang salita. Amen? Hallelujah. Now, why is it that it's not happening? This is the message of the Holy Spirit this morning. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, salamat po sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, na mag-manifest ka sa bawat isang nandito sa umaga nito, Panginoon. At kaya mo, Panginoon, that we will do things that will please you. At Panginoon, magkaroon kami ng banal na takot sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ang iyong salita ay hindi babalik na walang saysay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang nareo sa amin ay Amen. Harapan po natin ang Panginoon. Tayo po'y maupo at sabihin mo sa katabi mo, God loves you. God loves you. Amen. Now, yung mga haters po natin, our haters,
Kasi lahat po ng Kristiyano may mga haters. Our haters, they don't like you when God blesses you. Amen. Pag ikaw ay pinagpala yung mga haters mo, hindi sila mapakali. Amen po ba? Hindi sila mapakali. Amen. Now, minsan po may mga Kristiyano tayo, may mga Kristiyano mo, they will have a job. Meron silang trabaho. Amen po ba? Na ayaw ng iba. Kasi sabihin, bakit siya binigyan mo ng trabaho? And sometimes, you are living in a house that it's their dream house. Makalala na yung dream house, pero hindi sila magkaroon ng ganun. And you're living in that house. And they hate you more. Kasi kung ito yung mga haters natin, they will hate you more. Hallelujah. Now, know who you are. Number one, kilalanin mo sino ka wala ka na. At sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Kasi po, there is a purpose. There is a purpose of God. Ang tinatawag niya ay divine purpose to get your provisions. Ulitin ko ha, meron pong divine purpose, Lord, in order for you to receive or to get your provisions. Ito po, tagal ko nang binabasa ito. Last month lang nagsikin sa akin at ito po yung ginawa ko. Amen po ba? God has given you provisions for His own divine purpose. Unang, ano ba talaga yung purpose ni Lord sa tao? Ang purpose niya sa tao, hallelujah, number one, para makita po natin, tingnan po natin yung word of God, malaman po na ito pala yung purpose ni Lord sa'yo. Amen po ba? Kaya kanya nilikha kasi ito yung purpose niya sa'yo. Go to Psalm 8 para malaman natin yung purpose ni Lord. Bakit tayo nabuhay? Amen po ba? Bakit tayo nabuhay? Hindi po tayo basta ano na lang, yung umusbong na lang na parang kabuti. Amen po ba? Meron tayong purpose. Yung kabuti nga, may purpose yun eh. Akala ng iba, hindi mo naman kinanin, tumutubo. Akala ng iba, ganun-ganun lang. May purpose din po yung kabuti. Amen po ba? Even po yung tinatawag natin yung mga damo-damo dyan, may purpose yun. Amen. Kaya yung tawa-tawa, tumutubo lang yan, pero yung nakakagamot yun sa may dengue. Amen po ba? Merong purpose si Lord. Sa'yo may purpose din si Lord. If we will go to Psalm 8, verses 5 and 6, babasahin lang natin yung purpose ni Lord, ha? Para alam mo na may purpose pala sa'yo si Lord. So, next time, hindi mo pwedeng i-blame yung sarili mo o kaya i-diin yung sarili mo, hallelujah, na sasabihin mo, bakit ganito yung aking buhay? Bakit ganito yung nararanasan ko? For you have made Him, tayo yun, a little lower than the angels. Wow. Amen? And you have crowned Him with glory and honor. This is success. Glory and honor is referring to success and prosperity. Amen po ba? Yan po yung purpose ng Lord sa tao. Verse 6. Hallelujah. You have made Him to have dominion. This is management over the works of your hands. Dapat po, tayo po ang may authority sa mga ginawa ng Panginoon. You have put all things under His feet. Glory! Hallelujah! So, ito po magmabasa mo ito at magsipin sa iyong utak, sa iyong puso, sasabihin mo yun na, Lord, napakabuti mo! Kaya mo pala ako binisenyo para mamahala at mag-manage sa lahat ng nilalang mo dito sa ibabaw ng lupa. Okay, ito na tayo. Pupunta na tayo sa way of God's blessing somebody. Amen po ba? Now, kung pupunta po tayo sa Genesis 37. Ito po yung nabasa na ninyo. Sino po nakakalam sa buhay ni Joseph? Sino po nakakalam? Tapos marami na tayong anong mensahe dyan, ay Joseph, makinig kayo. Psalm, ay Genesis 37. Hallelujah. As we all know, si Joseph po ay paborito nito ni Jacob. And then po ba? Si Joseph ay paborito ni Jacob. May sasabihin ako sa inyo, paborito ka ni Lord. Yes. Hindi ka ng buhay kung hindi ka niya paborito. Yes. Amen? Paborito ka ni Lord. Tandaan mo to. Now, go to verse 3. Go to verse 3, Pastora. Amen? Listen to me. Amen? Alam ko yung jack down dito. I-record din niya. Now, Israel. Yan po yung bagong pangalan ni Jacob. Israel. Loved Joseph more than all his children. Because he was the son of his old age.
And he made him a tunic of many color. Ginawan siya ng coat na maraming kulay. Amen? Go to verse 4. But when his brothers, ito na, yung mga haters niya, when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Dito na tayo doon. Pag nakita ng mga haters mo na ikaw ay pinagpala, galit sila sa'yo. Yung mga kapatid po ni Jacob, galit sa kanya kasi po grabe ang provisions na binibigay ni Jacob kay Joseph. Can I hear an amen? Even though lahat po sila yung magkakapatid, lahat po ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tandaan po natin yan, nilagay po natin yan sa ating isipan. Kasi po yung iba, lahat tayo, sabi nila ay anak ng Diyos, mali po tayo. Sa Bible po, kung babalik tayo, kung sino lamang ang tumanggap sa Kanya, ang siya lamang binigyan niya ng karapatan, maging anak ng Diyos. The same din po, kung babalik po tayo kay Joseph at sa mga kapatid niya, lahat sila, Panginoon, lahat sila ay nilalang sa pamamagitan ni Jacob. Can I get an amen? Pero ang paborito ni Jacob, si Joseph. Amen? Amen? What's this now? God reveals Himself. Pag po ikaw ay pinili ni Lord, kanina po yung binasa natin sa Psalm 8, katibayan na ikaw ay pinili ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. At sabi mo, pinili ako ni Lord. Amen po, pinili. Ang pumili sa atin si Lord. Amen? Siya ang pumili sa atin. Sabi niya, before you were formed in your mother's womb, I knew you. I appointed you, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Pinili ka ni Lord. Makinig ko kayo, ha? At punta tayo sa verse 5. Hallelujah. Verse 5. Now Joseph had a dream. Ito na. Ang Panginoon po noon, wala pa pong Bible noon. Hindi kagaya ngayon, nababasa mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Noong araw po, ni-reveal ni Lord kay Joseph. At sabi niya, and he told it to his brothers. Ito po yung susi number one. So that your haters will hate you more, you need to declare and proclaim the promises of God. Dapat i-declare mo. Kahit isipin nila, ikaw ay nangihibang o ikaw ay nababaliw na, i-declare mo pa rin. Ang salita ng Panginoon, sasabihin mo, ipagsasabihin mo ito, and you need to declare it, especially to the haters, na ako ay pinagpala niya, na tinubos niya ako sa kasalanan, ako ay pinatawad niya sa kasalanan, na ako po ay pinili niya, ako ay kanyang obra maestra. You need to declare those words in front of your haters. Amen. Amen po ba? You need to declare your words. Those words na sasabihin ng mga haters mo, oy, posible yan. I-declare mo pa rin. Look at Joseph. Yung ganyang dream. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, and they hated him more. Ano sinabi niya? Look to verse 6. Look to verse 6. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. Ngayon po sa atin na, please hear this words that I read from the Bible. Yun na po tayo ngayon. Amen po ba? Pero nung araw, since wala pong Bible, sabi ni Joseph, ito yung panagihit ko na binigay sa akin. At equivalent niya. Verse 7. Equivalent niya doon sa mga haters niya. Church, listen. Hallelujah. Yung pangako ng Panginoon, you need to declare it even there are people that will disappoint you. Even the situations will disappoint you. Nasasabihin mo, God bless me. He blessed everything that I have. He blessed my hands. He blessed my feet. Even though yung nakikita mo is not in accordance to what God has said, you still need to declare it. Amen. I-declare mo yun. Hallelujah. Nasasabihin mo, yung mga utang mo yan, mababayaran yan, may pambabayad, God will provide. Hallelujah. To those who humiliate you, God bless you more, but there will come a days that you will never humiliate me anymore because I will be the head and not the tail. Kaya mong pagtawanan ka nila. Look at Joseph. At sinabi niya yung panaginip niya. They were binding sheaves in the bales. Then behold, my sheep arose and stood upright. And indeed, sabi niya sa mga kapatid niya, your sheep is all around and bowed down to my sheep. So ibig sabihin ni Joseph dito, kayo lahat nag-bow down sa akin. Lalo silang nagalit.
Amen po ba? Lalo silang nagalit. Don't you know that in our praise and worship, the chains have fallen? Hallelujah! Glory to God, you are eliminating the devil. Amen. You need to eliminate your haters. Amen. I said, you need to eliminate your haters. Amen. Irritate po sila ng ano? Irritate po sila ng promises ni Lord. My God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Wala akong nakikita. Sabi ng haters, well, you need to declare, God will bless me exceedingly and abundantly beyond what you I ask or think. Amen. Go to verse 8. Ito ang declaration niya. And his brother said to him, shall you indeed pray for us? Ikaw ba'y mamamahala sa amin? Anong sabi ng Panginoon? Amen. He created you to have dominion. Sabi, kumabasahin niyo. God created you to have dominion. Amen. So they hated him even more. Hate na nga nila si Joseph, nadagdagan yung hatred nila for his dreams and for his words. Joseph is destined to receive a great blessings, provisions, and favors from the Lord. Pakinig ka sa akin, you are destined to receive great blessing. Amen. Amen po ba? Amen. You are destined. Pero may gagawin ka. May gagawin ka, kapatid. May gagawin ka. Hindi porque destined ka to receive such blessing ay nakaupo ka na lang at magpapatumpik-tumpik ka. Alalahanin natin, you will only receive what you sow. Amen. Kung ano lang yung tinanim mo, yun lang ang makatanggap mo. So, magtanarin ka ng patumpik-tumpik, patumpik-tumpik din yung dating ng pagpapala mo. Ang pagpapala po ay hindi ambon. That is grace. Ang ambon po is grace. Ang pagpapala po ay flood. And the floodgates of heaven. Sino po nakabasa yun? Sa Malakay 3. And the floodgates of heaven. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Go to verse 9. Then he dreams still another dream. Galit na ka sa kanya, nag-aapoy na, nanaginip ulit. To confirm that God's plan for him will be true. Amen? Look! I dream another dream, sabi niya. Galit na ka sila, dinideclare pa niya. You need to declare the promises of God to your haters. Continually. Amen po ba? Whether you receive it or not, I will declare because it comes from the Lord. Mm-hmm. And this time, nang sabi niya, the sun, the moon, and the 11 stars. Sino rin kapatid niya? 11! Yung sun is Jacob, the moon, yung kanyang mother, and the 11 stars bow down to me. Lalo silang nagalit. Pag sinabi mo sa haters mo that God made me the head and not the tail. Yung mga haters mo, yung mga tayo nila, talagang, Ito na naman. But you need to declare what God had told you. Go to verse 10. Hallelujah. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Alam po ninyo mga kapatid, lahat ng promise ni Lord ay imposible. Amen. Kaya, it will make your haters more to hate you. Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? Ito po yung promise ng Panginoon kay Joseph that all of the people will bow down before you. Amen po ba? Now, what's this now? Before the great provisions, we have this thing to receive. Bakit? Yung pwede niyang pangako sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 5. Amen po ba? Anong pangako niya sa verses 1, chapter 1 verses 3 to 5 sa book of Ephesians? Tignan po natin ha. Ephesians chapter 1 verses 3 to 5. Hallelujah. We receive to receive from God. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed, who have blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. Salamat po sa kaninang amen ninyo. Gising po ba kayo? Amen. Alam niyo, jump to papay-payan kayo para din niyo makuha to. Amen po ba? Sino po yung gustong mabayaran lahat ng utang? Amen. Sino yung gustong magkaroon ng malaking bahay? Amen.
sino yung gustong magkaroon ng magandang buhay. Eh, mabuhay yung anak. Kasi po, ito yung mark natin as children of God. Kasi nakakahiya naman kung sasabihin mo, ikaw ay anak ng Diyos, tapos naghihikahos ka. Nakakahiya doon sa nag-design sa'yo. Remember, para po tayong mga gadget. Pag nakakita po kayo ng gadget na may bansana, saan na isipin mo? Macintosh, Apple. At ito'y mahusay, di ba? Kasi mayroong mark. Hindi mo ba alam na kapag yung Macintosh na yan, nag-fail, listen to me, pag nag-fail yan, ang nakakahiya yung producer niyan. Can I get an amen? At ipagkakalat mo, ayun pa lang iPhone 13, hindi pa lang maganda yun. Ganito yun. Ang masasaktan, hindi po yung cellphone, kundi yung manufacturer na kung saan nakatatak ang yung kanyang tatak dyan. The one, kapag ikaw naman, mga kapatid, ikaw ay nag-iikahos at sasabihin mong ikaw ay anak ng Diyos, ang masasaktan, ang Diyos! Yes. Hindi ikaw, ang Panginoon. Because He is your Father. Can I get an amen? Ito pa yung pangako. Who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ. Alam mo yun, magpipreach po ako lang ganito, pagpapala, pero may gagawin ng kapatid. Number one, you need to discover. Number two, you must have a holy fear. Pag wala na ito, you are not entitled to this. Even though it's the promises of God, the promises of God are yes and amen. But we need to do something. Amen. Go to verse 4. Hallelujah. Just as He chose us. Hindi mo pinili ka niya? In Him before the foundation of the world. Amen? Mayroon meron po tayong distinct that we should be holy without blame before Him in love. Without blame. Wala ka dapat ano, tinatawag na magiging sorry ka. Amen? Wala kang rejection. You will were made holy and without blame. Go to verse 5. Amen? Having predestined, ito naman, predestined as to the adoption of sons by Jesus Christ to Himself according to the pleasure of His will. Amen po ba? Praise the Lord. So ito po yung kanyang plano. Now, before, makinig kayo, before the great provisions and blessings, we need to be proven before the Lord. Amen. Si Joseph po, meron siyang dinisenyo ng Panginoon na siya po ay tatanggap ng matinding provisions, favors and blessings. Kaya siya na naginip, sinabi ng Panginoon, ito yung mangyayari sa iyo. At ito ang mangyayari sa iyo, lahat ng kapatid mo, yung mga haters mo, pati yung tatay mo, at yung nanay mo, at lahat ng tao, they will bow down to you. It's the word of God. Meron po ba? This is my plan for you, Jacob. Hallelujah. But church, let me tell you something. Jeremiah 29:11 is the plan of God to reach every one of us. But be careful, brothers and sisters. Kasi po, minsan po, meron tayong dadaanan. Idadaan ka ng Panginoon sa isang event or sa isang situation to prove that you are worthy of receiving such good promise. Dadaan ka, hindi ka pwedeng hindi ka dumaan. Hallelujah. Para makita ng Panginoon, hallelujah, how serious you are and how dedicated you are sa Kanya. Kasi siya po ay faithful at siya dedicated. Ganon din dapat ang tinitignan ng Panginoon sa kanyang mga anak. Look at Joseph. Hallelujah. He proclaimed. Ang gusto ng Panginoon, i-declare natin. Meron tayong declaration sa kanyang mga promises sa ating buhay. Pangalawa, hallelujah. Ito po yung mga haters niya. Hallelujah. At si Joseph po, nung makita nila isang araw, because God will find a way to prove you. Hindi mo alam, pinag-prove ka pala ng Panginoon. Ito kayo. Pinuntahan niya yung mga kapatid niya kasi inutusin sa kanyang ama, maunan mo sila ng pagkain at nung makita nila, ito na si Mr. Green Boy. Pagkakataon na natin ito, nag-conspire dito ng mga haters. Alalahanin natin, in everything that is happening in our life, God has a way of blessing us. Si Joseph po, dinadala ng Panginoon kung saan, kumbaga sa bukal, doon siya dadahin. Hindi alam ni Joseph. Ikaw din kapatid, hindi mo alam may pinagdadalan sa iyo, Panginoon. Ito na ngayon, nagkaisa yung mga kapatid niya. Sige, patayin na natin. Sabi ni Reuben, huwag natin patayin. Ang gawin natin, ilaglag muna natin siya sa paint o sa balon. Kasi marami pong balon doon na hinukay. At hayaan natin, doon lang muna siya.
hanggang sa dumaan yung mga negosyante, ang gawin na lang natin, ibenta natin siya. Ito lang si Joseph. At nung mahuli lang si Joseph, anong sasabihin natin sa aking ama? Nag-conspire po yung 11 haters niya. Yung kanyang coat with many colors, umuli tayo ng mapamis na hayop, o kaya kampin, o kaya tumpa, katayin natin, ibuhos natin yung dugo, sabihin natin kay Jacob, at nire-re-re-re lang yung kanyang coat, sabihin natin sa ama natin na siya po ay nilapat ng mapamis na hayop. So they made up stories. Can I get an amen? Your haters will always make stories. Hallelujah. Para ikaw ay hindi nalungtan. Ito ngayon. So, yun po yung kanilang ginawa. Amen? So, nagtamdam po si Jacob. Ito na. Dumaan na po yung mga merchants. Amen? From Egypt. At ang sabi nila, gusto nyo bang bumili ng slave? At ibinenta po nila si Joseph. During that time, makinig ka, Joseph is only 17 years old. 17 siya. So, binatilyo si Joseph. Wala pa siya 18. Hindi pa siya binata. Binatilyo pa lang. Wala pa siya sa proper age. Tanda na rin, 17 years old. Mayroon pong plano kasi ang Panginoon sa kanya na hindi kailan. At siya po ay binili ni Potiphar. Si Potiphar po ay isang high government official. Can I get an amen? Ngayon po, ito na po. Because Joseph was destined to receive blessings, siya po ay biglang napunta, there is a shift na nagpunta siya dun sa bahay ni Potiphar. Watch it, brothers and sisters. You will be in a situation na dun po ay mayroong sanga. Alam mo yung sanga? Pag magkamali ka ng pagpili, mapapahamak ka. Pag tama naman yung pagpili mo, matutupad yung pangarap ng Panginoon. Because God will prove Joseph kung siya'y worthy doon sa kanyang calling. Church, listen. God is proving you if you are worthy of receiving such provisions and great blessings. Ano nangyari sa kanya sa bahay ni Potiphar? Makinig kayo, ha? This is my first time to preach this in the church. Amen? In Genesis 39, tingnan natin. Genesis 39, verses 7 to 10. Nasa na yung mga lalaki dito. Amen? Pag ikaw ay alipin, binili ka at ginawa kang katiwala sa isang palasyo, di ba tumantuma ka? Amen po ba? Tapos pinagkatiwala lahat kay Joseph. Pero doon, mga kapalipakinig kayo, pag ikaw ay nasa isang event or situation, meron kang dalawang choices. Pag magkamali ka ng choices, hallelujah, the great provisions of God will never happen over your life. Nandunod na siya sa bahay ni Potiphar. Pinagpala si Joseph. Ngayon, na-reach na niya yung Egypt. Hallelujah. Because in Egypt, nandunod po yung great plan ni Lord. There is a great plan of God. Kasi po yung kanyang vision, yung kanyang dream, that everybody will bow down if we will just stay doon po sa Israel. Hallelujah. Or doon po sa nasasakupan nila. Because Joseph is a shepherd boy. Amen po ba? Mananatili lamang siyang shepherd at magbabaw doon sa kanya yung mga kambing at lupa. Amen? But here, God bring him into the house of Potiphar. Listen to me. Ito po ngayon, ito. Ang asawa po ng eunuch. Potiphar is eunuch. Pag sinabi pong eunuch sa Bible, putol ang ari. Amen? Bakit pinapuputol ng hari ang mga eunuch? Kasi po sila ang pumapasok doon sa bahay ng reyna. Amen po ba? At yung hari, ayaw niyang maisahan siya. Kalahat ng eunuch ay putol. Amen po ba? So, ito pong asawa niyang si Potiphar, hallelujah, amen po ba, ay wala po silang anak. Kasi po, si Potiphar po ang eunuch. Amen? Si Joseph po ay magandang lalaki. 17 siyang umalis sa kanilang lugar. So probably, 18 years old na siya rin. Probably. Can I get an amen? Probably. Genesis 39. Sabi ko nga sa iyo, yung provisions ni Lord, you need to be proven. And it came to pass that after these things,
nila that his master's wife cast longing eyes on Joseph. And she said, lie with me. Kung ikaw si Joseph, hallelujah, maaari mong isipin, wow, pagkakataon ko na to. Amen po ba? Wow, pagkakataon ko na to. Pag nahulog sa akin yung asawa ni Potiphar, itong palasyo ito ay magiging akin. Pwede mong isipin mo. Can I get an amen? But it will lead you to different direction of the plan of God. Napunta na ba kayo sa isang sitwasyon na pamipiliin kayo, kwarta o kahon? Napunta na ba kayo sa sitwasyon na gano'n? Kwarta o kahon? Yung pagpipili mo, hallelujah, they have different results. Can I get an amen? Sa mga kalalakihan po, at ang aakit sa inyo yung kamukha ni Rufo Gutierrez. Makinis ang balat. Mistisa, maputi, mabango. Ito kasama ni Potiphar. Hallelujah. At mayaman pa. Amen? Saan ka? But Joseph is concentrated on the calling. Remember, sabi ng Panginoon, what are the requirements? Number one, ano yung requirements? Ano yung una kanina? Declare. Ha? Nag-declare ka tapos ano yung requirements? Una? Ha? Hindi nakalimutan lang niyo. You need to please God. Kapag ginawa niya ito, na siya po ay nakipagrelasyon sa asawa ni Potiphar, it doesn't please God. You need to please God. And number two, you must have a holy fear. Amen. Hindi ka man nakikita ng tao, natutunan yung holy fear mo. And this is Joseph. Na sinabi niya, what's going to verse 8? Hallelujah. He refused. And said to his master's wife, look, my master does not know what it is with me in the house. Hindi niya alam na nangyayari dito. Pinagkakitiwalaan ako ng amo ko. And he has committed all that he has to my hand. Church, listen. Pinagkakitiwalaan ka ni Lord. I said, pinagkakitiwalaan ka ni Lord. Amen po ba? Pinagkakitiwalaan ka ni Lord. Huwag mong sabihin, nakatalikod naman. O kaya, wala naman nakakita sa akin. Pinagkakitiwalaan ka ni Lord. Go to verse 9. Hallelujah. Hallelujah. There is no one greater in this house than I. Nor has he kept back anything from me. This is how good Potiphar to Joseph. Ipinagkatiwala niya lahat. At pati yung kanyang buong sabay na pinagkatiwala kay Joseph. Why? Joseph is under the period of proving. Proving if he is capable of receiving such great provisions and blessings from the Lord. Alin ka? Alin pipiliin mo? Kaliwa o kanan? During the time, I know Joseph is in a struggle during this time. Hello? Nasabi na yung mga lalaki? Amen? Pag may lumapit sa'yo magandang babae, tapos gagawin na yun, ay, lumapit. Ano ka gano'n mo? Ano ka gano'n mo? Let's go to reality. Anong gagawin mo? Maganda, prinsesa yan, yung masama ni Potiphar. Kung baga, nanon na ba kayo ng beauty queen? Binibining Pilipinas? Di ba lang sila magaganda? Ang hari ng araw, yung mga asawa ng eunuch, yung mga beauty queens. If you are in the position of Joseph, minsan ka, bilis natin mag-desisyon. Amen po ba? Sa mga kinakausap na lang natin, o magkakapera ka, ganito. Nandalaki yung mata mo pag marinig mo yung pera. Hindi mo alam, yung pala'y pagsubok mo para ikaw ay lumagsak. Minsan po sa mga tithes, magsasabi ngayon ng chapter, susunod ka ng mga tithes. Wala kang pambayad ng merangko, wala kang pambayad ng tubig, wala kang inanako ka sa Panginoon. Hello, may kausap pa ako. Inanako ka kay Lord? Ano ang pangako mo sa Kanya? Napangako mo, Panginoon, ang ikasampu ng kinikita ko, tinatangkilik ko, ibibigay ko sa iyo. Then comes the time na saan na yung ating dinadawag na holy fear.
tapos gusto mo magpalain ka ng Panginoon. You need to check, brothers and sisters. We need to check yourself. Ano mo ba? And what's this? Anong sabi ni Joseph? How then can I do this great wickedness and sin against God? Amen. Go to verse 10. Hallelujah. So it was as she spoke to Joseph day by day. Araw-araw, hindi lang one time. Hindi lang one time na kinukulit siya nung asawa ni Potiphar, kundi araw-araw that he did not heed her to lie with her or to be with her. Ganun mo araw-araw? Araw-araw, inaakit si Joseph. Isipin mo na lang. Pag inakit ka niya nung una, hindi na kuha to ha. Gagandahan ko pa. Hindi pa rin ba? Gagandahan. Siguro bandang huli, hubo na siya. At siya, alam mo niya, pag nagpapasabi ng Lord God, you need to visualize it. You need to visualize it. Because Joseph has the holy fear. Ang sabi niya, no. Then, your haters will continue to hate you. Ang sabi niya, hindi mo siya makuha sa ganito, gagawa mo na lang ng kwento. Gumawa siya ng kwento, nag-fabricate siya. Kasi one day, inagaw niya yung palabang ni Joseph, at nung sabi ni Joseph, no, nagsisigaw siya, pumasok yung mga gwardiya, at sinabi niya, this Hebrew man wants to rape me. Nung marinig yun ni Potiphar, kasi yung subo niya, si Potiphar po ay nagalit. Church, listen, lahat ng nangyayari sa buhay natin, may kaparaanan ang Diyos. Bakit kailangan pagdating siya sa bilangguan, Pastor? Kasi doon niya mamimit si butler at saka si baker. Kung saan mo mamimit yung pinakagagamitin ng Panginoon para yung provisions at ang blessing ay dumating. Kahit ayaw mo. Sino yung gustong makulong? Palagi ko, walang may gusto. Pero let me tell you something. God will take you in a place that you are not comfortable because the last step belongs to Him. Amen. Bigla siyang nag-land sa bilangguan. Ibig mo ba? Siguro kung ikaw si Joseph at nabilanggo ka, nandunong sa palasyo ni Potiphar, na masarap ang iyong kinakain, may mga nagsaserve sa'yo. Amen? At nandunong pa yung asawa ni Potiphar, siguro kung ikaw yung i-regret mo, sana pinagbigyan ko na lang, kung hindi rin ako, sana ako nandunong. Can you get an amen? Magpakatotoo po tayo. Amen? Eh, siguro mag-iisip ko na, sana pinagbigyan ko na lang. Pinagbigyan ko, dami ko pakalakas niyo. Nakatira pa ako doon sa palasyo niya. Sana pinagbigyan ko na lang. Amen? Church, we will be in a position na mamimili tayo. Pag nagkamali ka ng pagpili, the outcome will be different from the will of God. Can you get an amen? The outcome will be different from the will of God. At ito po ang nangyari. Napunta siya sa bilangguan. Kasi may purpose niya. Doon niya mamimili si butler at saka si baker. Amen? Sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag dumating ka sa point na parang susuko ka na, yung malaking blessing mo nandun na. Si Joseph po ay hindi siya nawala ng pananampalataya sa si Pinod, yung pagkatama ng Holy Fear. Never, wala pa akong nabasa, ilang beses ko binasa, that Joseph blamed God. He never blamed God. In fact, he always thanked God. Amen po ba? Nakulong na naman siya. Hallelujah. At kung nakulong siya, matagal po panahon nito, nakilala niya si Mr. Butler. Sabi sa kanya, Butler, Baker, bakit ganyan yung mga mukha niyo para hindi may yata ba ilang paso? Amen? Ang sabi ni Butler, kasi nanaginip ako kagabi. Ano pa naginip mo? Sabi mo sa akin, tingnan mo at nasa loob siya, because God is the only one who can give translation to dreams. Amen. So, ibig sabihin si Joseph, kahit nakakulog siya, yung kanyang
yung kanyang relasyon sa Panginoon, patuloy. So, nakwento si Butler. At ang sabi ni Joseph, eto yung napanaginipan mo. Within 3 days, ire-restore ka ng hari sa palasyo. At ikaw pa rin na magiging taga-timpla niya. Tuwan-tuwa si Butler. Ay, hallelujah. Ganun ba? Tuwan-tuwa siya. Narinig ni Baker. Si Baker po yung tagagawa ng tinapay. Uy, mukhang maganda yung interpretasyon. Ako rin, na naginip ako kagabi. Nagumawa ko ng mga tinapay, nasa ulo ko. Tapos dumating yung ibon, pinagtutukan. Sabi niya, ikaw, Baker, sa loob ng 3 araw, ilalabas ka ng hari at ikaw ay bibitahin. Nalungkot si Baker. Ang nangyari po ganito. Church, listen. Mayroon po nakakalungkot dito. Meron nakakalungkot na parte. Napunta na ba kayo sa sitwasyon o kayo ang naging biktima? Eh, may po ba? Na ang tao po, pag may kailangan, talagang laging nandiyan sa'yo. Pag may kailangan siya sa'yo, ang bango-bango mo. Eh, may po ba? Pag may kailangan siya, ang bango mo. Sasabihin sa'yo, oh, ganda mo talaga. Kahit hindi, ganda mo talaga. Ang cute-cute mo. Ang tao po, pag may kailangan, hallelujah. Pero pag nakuha na niya yung gusto niya, may kakilala ba kayo gano'n? Balikan po natin si Joseph, yung pinakakalungkot na parte. Amen. At ang nakakalungkot po, pumunta tayo sa mga Kristiyano. Pag may kailangan sa Diyos, ang gagaling. Pero when everything goes well, limot nila ang Diyos. Punta po tayo sa kay Butler, ha? Hallelujah. Amen. Okay, in Genesis 39, Genesis 40. Punta po tayo sa Genesis 40. Okay. Genesis chapter 40, 40. Verses 13 to 14. Okay, kasi napakahalaga nito. Lalo tayo sa mga Kristiyano. Genesis chapter 40. Verses 13 to 14. Sabi nito, now within 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your place. This is talking to the butler. And you will put Pharaoh's cup in his hand according to the former manner when you were his butler. So, babalik kasi natin. May dinugtong si Joseph doon. What's verse 14? But remember me. This is Joseph. Alalahanin mo naman ako when it is well with you. And please, show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh and get me out of this house. So, si Joseph, ang nagsabi sa kanya, okay, sabi niya, marirestore ka ng hari. Pag ikaw ay lumaya na at nakarestore niya, huwag mo akong kakalimutan. Ang nakakalungkot po rito, nung makalaya na itong butler, nalimutan na niya si Joseph. Limot niya si Joseph. Dumaan po ang maraming panahon. Dumaan ang maraming panahon. Limot niya si Joseph. But God is faithful. Alam mo, Panginoon, pag malimutan ka man ng ibang tao, listen to me, church, if some people forget you, God will cause an event. Ang mangyayari, gagawa siya ng event in order to remember you. Hallelujah. God will cause an event to remember you. Ang nangyari po na naginip si Pharaoh. Amen. Very strange yung panaginip ni Pharaoh. At pinatawag niya lahat ng mahika ng Egypt. Pinatawag niya lahat ng astrologists ng Egypt. Pinatawag niya lahat ng matatalino, yung mga masters. Pinatawag niya. No one can interpret the dream. And Pharaoh was saddened. Malungkot po si Pharaoh. Nakita ito ng kanyang butler. Because of the event, the butler remembers Joseph. At ang sabi niya, Pharaoh, naalala mo, ilang taon na lumipas, pinakulong mo kami ni Baker. At merong isang Hebrew guy doon sa bilangguan na nag-interpret ng aming dreams. At yung kanyang interpretation is very accurate. Ang sabi niya, ilalabas mo ako, i-restore mo ako, nangyari yun. Ang sabi niya sa Baker, ilalabas din siya, ngunit bibitayin, nangyari din.
Alam mo, sabi ni Pharaoh, tawarin siya. Oh, glory. Oh, glory. Alam nyo kung ilang taon na si Joseph po nung ipagkabulo ng kanyang mga kapatid. Ilang taon siya? 17. Dito po, nung harap siya kay Pharaoh, 30 years old na siya. So, he lost 13 years. I said, he lost 13 years. 13. 1-3 years ang nawala kay Joseph. Pero, church, listen to me. Ang isang tao pag nag-abroad, ilang years siya bago managana ang kanyang buhay? Si Joseph po, because God will not work to you in overnight. Wala pong magpapala ng Diyos na overnight lang. You need to be proven first. Amen. I said you need to be proven first. Amen. At nung pagharap niya kay Pharaoh, hallelujah, nandunod niya yung kanyang malaking break. Hallelujah! Nung harap siya kay Pharaoh, ang sabi ni Pharaoh sa kanya, ikaw ba'y nag-interpret ng dream nila? Okay, I want you to interpret my dreams. At sabi ni Joseph, go ahead, Pharaoh, tell me your dreams. Nakinig si Joseph. At ang sabi ni Joseph, only God can interpret a dream. At ito ang ibig sabihin ng panaginip mo. Joseph doesn't know that he is already at the gate of the great blessings and great provisions because he begs to be proven. Amen. Amen po ba? Una, nag-declare siya na nag-declare yung pinapanaginip. Pangalawa, nagkaroon siya ng holy fear at yung masyado siya dedicated siya sa tawag ng Panginoon. Hallelujah! At hindi niya alam na yun na pala yung kanyang promotion. When the great provisions and promotion comes at your door, you never know it. You never know. But God is faithful. Even though, at nung marinig yun ni Pharaoh, ang sabi ni Joseph, itong gagawin natin, yung dream mo, Pharaoh, 7 years, na masagana ang 7 years na famine. Anong gagawin natin? Ang sabi ni Joseph, gigibay natin yung mga kamalig, magpatayo tayo ng mas malalaking kamalig. At sa loob ng 7 years na yan, mag-impact tayo ng mag-impact. Hallelujah! At doon sa storage na ito mag-impact sa inyo, magbibigay ng 15% sa iyo. At mapupulong kamalig, at nung dumating na po yung tanggutong, lahat ng bansa, gutong. At nung marinig yun ni Pharaoh, sabi ni Pharaoh, alam mo yung wisdom mo? Ang wisdom mo, grabe. Ito ngayon ang gagawin ko sa'yo. Sabi ni Pharaoh. Ilan po ba? Go to Genesis 41. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 41, let's start with verse 8. Hallelujah. Oh, purihin ang Diyos ng buhay. Amen. Alam po ninyo mga kapatid, gawin lang ninyo ito, natutunan nyo ngayong umaga. You need to declare until your haters hate you more. Amen. Ibig sabihin, mag-declare ka. Declare mo Jesus Christ is Lord. Huwag yun na kaya, Panginoon, kahit sa tayo magpunta. Amen. Sabi ng Panginoon, kapag ikinayamin mo, kakayamin kita. Amen po ba? Huwag yung kakayakin, you need to declare the word of God, even though it is impossible to those who are hearing it. Because you are not there to please the hearer. You are there to make the hearer uncomfortable. Kami po ba? Oh, ito ngayon. Hallelujah. Go to Genesis 41. Are you there? Go to verse 8. Hallelujah. Praise God. And it came to pass in the morning that the spirit was troubled and he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men. So ito po yung namagin ko na ito. And they were there. Then Pharaoh said, verse 14, at dinala po si Joseph. Amen? At pagkatapos ito, go to verse 39. Tumalong po na sa verse 39 in Genesis 41. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God hath showed thee all this, there is none to discreet and wise as you are. Amen? Verse 40, ito na po yung kanyang promotion. Thou shalt be over my house. Oh, glory! Dati doon lang sa house ni Potiphar, ngayon sa house ni Pharaoh, and all my people shall be ruled according to your word. Oh, glory! What a promotion! Na kung iisipin mo, imposible. Pero, number one, hindi naman siya Egyptian. Siya po ay Hebrew. Church, let me tell you something. You are Gentile.
Amen? You are not part of the chosen generation, but God chose you anyway. Sabi din sa kanya, may only in regard to the throne will I be greater than you. Hindi niyo ba alam na ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. At ang tawag sa iyo ay hindi na stranger, kundi ikaw ay tatawagin anak ng Diyos. Can I get an amen? Only regard to the throne will I be greater than you. Amen? Go to verse 41, hallelujah. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Ito po yung panaginipot niya. Anong kanyang panaginip? The sun, the moon, and the stars, they bow down on me. Amen? Yung declaration mo, kapatid, declare ka lang ng declare. Mangyayari din yan. Pero declaration without work is dead. Ang non-product ito, mag-declare ka ng gusto mo. Amen? You can declare whatever you want. Pero pag walang kalagit na gawa, hanggang declaration ka lang. Joseph, that meron po siya, ginawa, nagkaroon siya ng holy fear. Amen po ba? Nagkaroon siya ng holy fear. Meron siyang holy fear. At meron siya tinatawag na dedication sa kanyang ginagawa. Ito po minsan ang kulang sa atin. Amen po ba? You can declare whatever you want. You can declare you are the head and not the same. You can declare, hallelujah. Kahit po yung healing, you can declare, hallelujah. As long as you're not doing anything to please the Lord, that's our only declaration. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang pagpapalain ko, sino lang yung nakikinig at rumirespeto sa aking salita. Ayun po ba, it's the word of God. Kasi po ito po ang error na maraming Kristiyano. We love to declare, hallelujah, we love to declare, but there is no work. Mag-declare mo yung tapos meron dapat trabaho. Hayaan mo, mainis sa'yo, maasar sa'yo yung mga haters mo. At magkaroon ka ng tinatawag na dedication sa Panginoon. Meron ka ng holy fear na kailangan gawin ko ito and I need to please God. We are not a man pleaser. Kahit pa ano sabihin ng tao, kahit ano pa sabihin ng tao, ganito ka, masama ka, ganito ka, tao lang yun. Ang mahalaga, ang Diyos ay nalulugod sa'yo. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Huwag po tayong paasa. Hallelujah. Sa mga palakpak ng tao, sa mga tapik ng tao. I don't need those. Tinapik-tapik ka nga ng tao, pero sa Diyos naman, hindi kanya tinatapik. Hindi na bali, hindi ako tapikin ng tao, basta ang Diyos ang tumatapik sa loob ko. That's my duty. Kaya namin yun. Yung po yung error namin, that is the greatest error of believers. Hallelujah. You can declare whatever you want. Faith without work is dead. Tandaan mo lang yan. Hallelujah. We love declarations. Yeah. How about the work? Do we love it? Church, gusto kong managana ang bawat isa dito. Kasi po ito yung purpose. Kaya ka nila lang ng bayan. Kaya you need to do something. You must please God. Not man. I don't need to please my pastor. All I need to do is to please my God. Amen. Ito po yung ginawa ni Joseph. At ano nangyari? Hallelujah. Let's continue to read it. In verse 42, and Pharaoh took off his ring from his hand and put it to Joseph's hand. And he clothed him in garments of fine linen and a gold chain around his neck. Naging ruler na po siya. There was a transformation from rags to riches. From riches to honor. Did he deserve it? No. He don't deserve it. But God promoted it because he has holy fear and he has that obedience in his heart. He did things that pleases before the eyes of the Lord. Alam po mo na niyo, nung nandun lang siya sa bahay ni Potiphar, that is the greatest temptation that Joseph has. Isipin mo, beauty queen yung nakaakit sa'yo. Mayaman. Maraming ginto. Maraming pera nakatira sa palasyo. Hallelujah. But Joseph
focus doon po sa word ni Lord. I need to please God. I will go to my conclusion this morning. Before you do anything else, you need to ask, is it pleasing to God? Amen. Pag-ulpot-ulpot ako, does it please God? Yung pangako sa Panginoon, pag di ko ginawa, does it please God? You need to ask yourself. Amen. Amen po ba? Kailangan po, huwag natin i-please si Pastor, huwag natin i-please kahit sino man. Ang i-please natin, support. Paano mangyayari yun? Huwag ka masyadong sensitive. Pag sensitive po tayo masyado, we cannot please the Lord. Ito pong church na to, God is bringing this church to another level. Gawin ninyo ito mga kapatid, at tiyak mangyayari yung pangako ng Diyos. You don't need to look for the blessings will come and look for you. Basta gawin lang natin. Can we all stand? Worship your holy name. Bless.
So not only God, but in fact, He blessed mo si Lord. He blessed mo siya. Masabi mo, Lord, I want to bless you this morning. Ang blessing na inaamay na pagkakas, I'll do things, Lord, that will please you. Lord, I made an error. I made mistakes. But listening to myself, to my emotions, to my feelings, and listening to others. But it doesn't please you, Lord. So this morning, Lord, I repent. I repent. I ask forgiveness. But thank you today. I will start to bless you and to please you. Number two, I want to bless you, Lord. But effective today, I will have my holy fear. Even though no one is watching, but I'm aware, Lord, who you are with me. Because you are Emmanuel, the God that is within us. Okay, so now here we go. Close your eyes. Okay, I want you to bless me. Lord, because you are the God that is the same
is the same provisions that we will have. And we will worship the Lord. In Jesus' name. And church, I want you to bless God right now. Come on, lift up your hands. Lift up your hands. Pakipag-usap ka sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw, sabi mo siya, Hallelujah, is listening to you. Sabi mo, Lord, kung ano yung mga nagawa mo, na it doesn't please Him. Hallelujah. This is time for rebound. It is a time for breakthrough. Hallelujah. Ula sa karasan ng mga nagsisikip. Tondara sa mga Thank you.